Hi guys, it's Raymond again and welcome dito sa Noy Finance. So for today's video, pag-uusapan naman natin yung Citibank and yung plan ng kanilang consumer business na pag-alis dito sa Philippines. Well, actually, hindi naman ito bagong balita kasi nabalitaan na natin ito, I think, last April pa. So this video is more of an update kasi recently, medyo nag-alamarites tayo para makakalap tayo ng konting balita, mga juicy stuff regarding this matter na isi-share ko sa inyo later, and at the same time para makapagbigay na rin tayo ng opinion kung ano ba talagang nangyayari sa city. Pero syempre bago natin simulan, kung gusto niyo yung mga gantong klase ng videos, mga chismisan, mga personal finance, investment, credit cards, I hope you can subscribe to this channel and also click the bell icon para ma-notify kayo pag meron tayong mga bagong videos. And I would also like to take this opportunity para hingin nyo suporta nyo dun sa gagawin kong bagong channel, bagong YouTube channel, and this time, it's about DMCI Home. So, marami sa inyo nakakaalam na I'm also a property consultant from DMCI Homes and gagawa ko ng bago, separate na YouTube channel about that. So, kung interested kayo na mag-invest sa condominiums or may kilala kayo na interested, I hope you can check that out. So last April of this year, nag-announce nga si Citibank Philippines na aalisin na nila, i-withdraw na nila yung kanilang retail and consumer business sa 13 countries including si Philippines. And I assume na marami talaga sa ating mga Citibank clients, mga Citibank credit card holders, ang medyo nagulat talaga, saka medyo nagpanik nung nabalitaan natin to. So first of all, linawin lang natin, ano ba talaga yung mangyayari sa Citibank? Mawawala na ba talaga sila o ano? Well, technically, hindi naman kasi yung aalis lang is the consumer and retail business ng Citibank. So yung kanilang corporate business and yung kanilang mga institutional clients, tuloy ang business nila dito sa Philippines. Kaya lang kasi pag sinabi mong consumer and retail business, dyan papasok yung mga deposit accounts, mga personal loans, credit cards, and other banking services na ino-offer sa mga individuals katulad natin. And kung mawawala yung mga yun, kahit na nag-ooperate pa rin si Citibank, let's say sa mga corporate clients nila, syempre sa ating mga individual, parang hindi na rin sila nag-exist, di ba? Actually, one of the reasons bakit ako nag-decide talaga na gumawa ng video about this matter is recently kasi meron tayong mga naririnig na news na si Citibank daw, in-stop niya daw yung mga installment purchases sa mga retail stores sa mall. So ito na yung sinasabi ko, medyo juicy stuff. So yung mga marites dyan, no? Ayusin nyo na yung pag-upo nyo kasi ito na tayo. Pero just a disclaimer lang, no, hindi verified tong mga news na to, okay? So meron lang akong mga mangilang-ilang sources na nakausap na sinabi nga na ganito yung nangyayari. So hindi natin to pinag-uusapan to put conclusion kung ano man yung nangyayari ngayon sa Citibank, no? So syempre, pinag-uusapan lang natin, no? Pinag-chichismisan lang natin, ika nga, itong mga balita na natatanggap natin. So apparently nga, si Citibank, nag-stop siyang magtanggap ng mga installment transactions sa ilang mga merchants, for example, sa mga gadget store sa mall. Pero tuloy pa rin yung mga straight transactions. So meron akong dalawang store na nakausap and hindi ko na sasabihin kung sino yung mga stores na yon, okay? Pero both sila sinasabi nila na nag-stop si Citibank mag-accept ng installment transactions around February to March of this year. And yung isa nga is naibalik na this October lang. Pero yung isang merchant is hindi pa rin sila nag-a-accept until now. Well, I'm not sure kung gaano karami yung merchants na nagganto yung nangyayari, no? Kasi hindi naman ako nag-ikot-ikot sa mall para i-verify ito. Pero merong isa tayong member sa Facebook group natin na Credit Cards Forum by Noy Finance na sinasabi niya na bakit daw sa mall yung mga merchants nag-a-accept sila ng all types of credit cards except Citibank. So kung meron man sa inyo nakakaalam ng tunay na dahilan kung bakit ganito yung nangyayari, so ipagpaalam nyo na sa amin by commenting it down below. I hope you can share. At syempre, para may mapagkwentuhan din tayo, no? So alam din natin and aware tayo sa mga nangyayari sa credit cards natin. Pero syempre, habang wala pa nagko-comment sa baba, wala pa nag-clear out sa atin ano ba talaga nangyayari, so ako, syempre, naiisip ko, baka may kinalaman to dun sa malapit ng pag-alis ng consumer business ni Citibank. Pero actually kasi, isa dun sa mga manager ng merchants na nakausap ko, directly niya sinabi sa akin na yung dahilan daw ba't nagkaganon is dahil daw nabili na daw ni BDO yung consumer business ni Citibank. So again, hindi to verified news, rumors lang to. But since hindi nga verified tong news na to, so wag muna tayong magbigay ng any conclusion. Wag muna tayong gumawa ng kahit na anong plano regarding this. Pero syempre, hindi rin natin maaalis yung possibility na totoo nga yun, di ba? So the question is, meron bang basihan, meron bang basis na si BDO yung nakabili sa consumer business
ni Citibank. Kung matatandaan nyo, si Manila Bulletin nag-publish siya ng article last April that BDO and BPI are very interested sa pagbili ng retail business si Citibank. Kaya nga nung una, sa totoo lang, hindi natin alam, di ba, kung ano ba mangyayari sa mga accounts natin nung nalaman natin tong news na to. So, hindi natin alam kung bigla na lang ba tayo mawawala ng account, ng credit card, or itutuloy lang ba ni Citibank yung business niya, or eto nga, na may kumbibili ba na local bank sa kanya. Pero ngayon tingin ko, ito na talaga yung mangyayari considering na maraming ang banks ang nagsasabi na interested silang bilhin to. Pero there's one article back in April din, this time from Philippine Star, na sinasabi nila that the industry, the banking industry, is considering BDO as the front runner pagdating dito sa pagbili ng consumer business ni Citibank. So ang tanong no, bakit? Bakit nila nasabi na si BDO yung front runner pagdating dito sa transaction na to? So number one, kung matatandaan nyo, kasi ako hindi ko alam, hindi ko matandaan to, pero nabasa ko lang, na-research ko lang, si BDO ang nakabili ng Citibank Savings Incorporated last 2014. And according sa same article from Philippine Star, si BDO rin daw yung nakabili ng Citibank Tower na located sa Makati, sa Paseo de Rojas, nung lumipat si Citibank sa BGC. So in short, si BDO and si Citibank, medyo marami na silang pinagsamahan, no? So nakailang transaction na sila together, so pwedeng alam na nila talaga yung timpla ng isa't isa, and hindi talaga malabo na this time sila rin yung magkasundo. Pero syempre kahit ganon, hindi pa rin natin masasabi for sure na si BDO na nga talaga yung makakakuha ng business na to ni Citibank. In fact, sabi nga ni Mr. Antonio Moncupa, is actually the CEO of East West Bank, ang sabi niya, every serious player in the retail banking game and East West is, will at least pause and consider the strategic meaning of the opportunity. Bakit? Kasi alam ng mga local banks na yung Citibank consumer business is a well-managed business. And at the same time, alam din nila na yung consumer or yung client base ng Citibank is talagang maganda. Actually, according nga sa Inquirer, Citibank Philippines retail clients are mostly from affluent segment or masasabi nating mga wealthy na tao. So, shout out dyan sa mga Citibank clients. And since okay talaga yung consumer and retail business si Citibank, so talagang paglalabanan to at talagang maraming banko ang magiging interested. Considering that si BPI and recently si East West Bank nagpahayag na rin ng interest dito sa pagbili nito, and talagang hindi pa natin malalaman sa ngayon kung si BDO na ba talaga o kung sino yung makakakuha. But in my opinion, syempre may edge talaga si BDO kasi nga meron na silang track record ni Citibank ng mga transactions. And at the same time, alam naman natin that BDO is the largest bank in the Philippines. Pero tingin ko, isa sa mga pinaka-importanting tanong, lalo na natin, is ano bang mangyayari sa atin as a clients, di ba? So actually, hindi to first time, no? So back in 2016, when Standard Chartered decides na umalis na rin or alisin na rin nila yung kanilang retail business dito sa Philippines, ang nakabili niyan is si East West Bank. During that time, nung ni-research ko, ang nangyari nun is that yung retail business ni Standard Chartered is migrate or transfer papunta kay East West Bank. And that transfer includes credit card accounts, personal loans, retail deposits, and other consumer products. As a result, yung mga dating retail clients ni Standard Chartered are now retail clients of East West Bank. Well, I'm not really sure na ganun-ganun din yung mangyayari when a local bank decides or acquires yung consumer business ni Citibank Philippines. Pero masasabi ko na possibility talaga yun. So syempre, hindi rin naman talaga tayo expert pagdating sa banking industry. So kung meron sa inyong mga nakakaalam, syempre mas maganda na i-share nyo sa amin through the comment sections below. Pero syempre, as of right na, wala pa talagang verified news kung ano pa talaga mangyayari. So business as usual tayo sa Citibank. We can still use our credit cards and syempre tatanggapin pa rin nila yung mga bayad natin. We can still earn points, earn rebates, and of course, paggagamit pa rin natin yun, mare-redeem pa rin natin yung mga yun. Makakapag-apply ka pa din ng personal loan kasi nga yung personal loan nila, 'di ba, grabe mag-advertise. I still earn 5,000 pesos na referral bonus from Citibank kapag merong na-approve na bagong credit card holder. So, syempre, ibig sabihin no, nag-a-accept pa rin sila ng mga bagong applicants for a credit card. By the way, if you're interested to apply for a Citibank credit card at hindi ka pa talaga nakakaroon ng any kind of Citibank credit cards before and gusto mong makatanggap ng welcome gift from Citi, of course, check mo lang yung ating link sa description para makapag-apply ka online. So nasabi ko rin kanina, no, yung ibang merchants na nawalan ng installment purchase ng Citibank is yung iba sa kanila na balik na pero yung iba hindi pa.
Pero I think most probably naman, eventually, babalik din naman yan. So for the meantime, enjoy na muna natin yung mga benefits na nakukuha natin sa Citibank and of course, alagaan natin yung credit card natin. Yeah! Katulad nga ng sinabi ko before, tingin ko, talagang ang pakiramdam ko is gugulatin na lang tayo sa news. Kasi syempre, hindi naman talaga nila tayo i-update sa mga nangyayari, no? So magsasabi na lang yan, mag-a-announce na lang yan kapag may final na talaga ang pag-uusap. It could be this year, it could be next year. Hindi natin alam. Ang alam lang natin talaga is mangyayari yun kasi nga sinabi na nila na aalis sila. And yun lang guys, I hope nag-enjoy guys sa chismisa natin na to. Okay, and syempre may natutunan kayo rito. And yung sinasabi ko about live natin, no, yung pag-uusap natin, kung merong gusto sa inyong live na magtanong about credit cards, I think it will be positive. Talagang okay naman yung nagiging feedback so far. So, antay-antay na lang tayo kung kailan natin yun pwedeng gawin. And also, huwag niyong kakalimutan na i-visit yung ating ibang pages katulad ng ating Facebook group na Credit Cards Forum by Noy Finance. So, marami nagtatanong dyan and marami nagsishare dyan. Also, yung sinashare ko sa inyo kanina na YouTube na channel na bago for DMCI Home. So, I hope na makita ko kayo doon and magsishare din ako doon ng mga videos about the properties na ino-offer ni DMCI Homes. And if you want to know more about Citibank, kung ano ba sa tingin nyo yung tingin ko sa kanya, maganda ba talaga siya o sakto lang, and also yung review natin sa kanilang statement of account, panoorin mo tong video na to kasi dito ko yun shinare. And that's it guys, thank you again. This is Raymond from Noy Finance and I'll see you in the next video.